Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Titri kapag tinsagot kita, mga masama lagot ka na, ang babangga magigiba. Ang aksyon na agad sila! Pinakbaka natin kahapon ang OIC na si Doktora Glory Baltazar dahil sa bintang na overpricing sa mga pasyente nila sa Bataan General Hospital. Nakahanap ng kakampi si Doktora. Sige nga, siya ang aambusin natin. Kung sino abangan niyo po mamaya. Sana po taas palpak ang mga parak sa kaso ng isang minoridad. Ang dapat kasi testigo dapat pero ikinulong ng mga kumag. Dapat matuto ng tamang papapatupad ng batas sa mga alagad ng batas sa headquarters dyan sa Nabotas. Na kaya naman kung ibabalik pa kayo sa schooling ng RESBAC. Pang negosyo ba ang hanap ninyo? Isang kawatan ang ipapanggap na ahente ng sasakyan ang target gustong magkaroon ng pang negosyong taxi. Ang Modus Car Loan Gang alamin! Magandang hapon mga kapatid. Bago pa ang matagal na usad ng impeachment, uunahin na namin sila ng agarang imprisonment. Kaya ang mga ayaw ng tigsa at galis, Lord, ng bilibid, pwede pang magbago ng isip para hindi kayo hatawin ng programang pinaka-asting. Sakit yan! Mga tol! Dito na kayo sa malakongreso na umaksyon sa bawat reklamo ang maanumalyang buwal palagi sa bakbaka na! Mga tiwali at pabaya, walang kawala, panaragutin, ambush! Kinalampag kahapon ang Bataan General Hospital OIC na si Doktora Glory Baltazar. Pero imbis na si Doktora, nag-volunteer si Governor Tet Garcia at siya na raw ang sasagot sa mga reklamong overcharging sa mga kawawang pasyente. Narito po muli ang aming report. Mismong mga doktor at ilang kawani ng ospital ang nagsiwalat sa T3 ukol sa maling pamamalakad umano ng bagong officer in charge ng Bataan General Hospital na si Doktora Glory Baltazar. Ilang pasyente ang na-hostage raw dahil hindi nila mabayaran ng sobrang mahal na paniningil. Nakakaawa ho sila dahil hindi ho, ang tagal ho nilang nabibinbin sa hospital para makalabas. So bakit po lahat sinacharge? Kawawa naman po ang mga pasyente. Talaga halos triple ang alaga pagdating sa loob na hospital. Kami lang ang babayad, magbabayad ng sarili namin, napakalaki nito. May pondo naman raw ang ospital galing sa gobyerno, pero bakit ginagatasan pati ang mahihirap na pasyente? Kaya ang sigaw nila! Mananawagan po kami kay Secretary Ona na sana po ay sinan po niya yung ang nagiging problema sa Bataan General Hospital. Para sagutin ang problema niya, nasa linya na po ng aming telepono ngayon si Governor Tet Garcia ng probinsya ng Bataan. Magandang hapon po, Governor. Magandang hapon, Erwin, Ben, Rafi. Apo, Governor, ano po ang aksyong gagawin po niyo rito dito sa overcharging ng Bataan General Hospital, sir? Well, aksyon namin, inibistiga namin yung kanilang allegation. And actually, nakita namin na hindi totoo lahat ng sinasabi nila. And kami nagpapasalamat na meron kami pagkakataon na ito ipaliwanag ngayon sa inyo. All right. Kasi ho, ang tanong ho natin dyan na Governor, yung halos lahat ho itsina-charge. Pag blood pressure, pati yung ginagamit ng nurse na mga face mask, pati ho yung pagtatarak ng dextro sa pasyente, nakasaad ho sa billing statement, Governor. Hindi totoo yan, Erwin. Sir? Sanang ibigay ito na... telepono kay Dr. Baltazar, so you can get it directly from the one who is in charge. Okay. Yeah. Alright. Nandiyan na ba si Dr. Baltazar? Magandang hapon po. Alright, Doktora. Hawak ho namin itong billing statement at basa ko paulit-ulit kong tinignan. Nakasaad ho doon na nandoon po pati yung face mask ng mga nurses itsina-charge sa pasyente.
Blood pressure po, pati yung insertion ng needle, eh, may charge ho, doktora. Yung pag-BBP. Pati pag-BBP, meron ho eh. Aba. Nasa billing statement po, doktora. And di ko alam kung ito po yung typographical error, doktora. Dok? Doktora? Wala si doktora. Alam mo, sa palagay ko, mga tol, ano, si Gob mismo nahirapan siya sagutin yung kaya pinasa niya doon sa doktora. Ngayon si doktora, herself, hindi niya kaya sagutin dahil pati BP, charge mo. Sa hospital ka, makakita na gano'n. Pati yung face mask ng nurse. Eh, dapat hindi na sila charge yun. Pati yung pagtusok na karayom, yung proseso ng pagtusok. Ito sa billing mismo, ha? Oh, billing. Pag sa billing yan, alam mo naman, pumunta sa billing office yan, tapos pinapadala sa pasyente, meron, hindi naman siguro gagawa sila ng fake billing. Meron pa isang pasyente dyan na Tolben, ha? Pumasok siya ng 22 ng Nobyembre. Hmm. Chinarge siya ng 21 pa. Oh! Naka-charge ng 21. Gob? Governor? Governor Garcia, yes. Sir? Opo. Well, actually, ang chief of hospital, si Rhea, ewan ko kung bakit pinapalaki natin yung issue na ipinapasok kay Rhea sapagkat siya ang talaga nakatutok doon, siya nakakaalam nito mga billing directly sapagkat ako as governor, marami akong pinapakalaman. So basically, sana pagbigyan naman natin yung talaga nakakaalam nito mga akusasyon sa Batanger Hospital na sumagot. Mm. Eh, tinatirat kaya nga ho, eh, binigyan ho na ipagkakataon, nawala ho yata si doktora. Kaya nga ho, eh... Hindi. Nilagay namin sa telepono. Gob, makinig ka sa akin. Eh, pinasan yung telepono, tinanong, nag-uusap na ho kami ni doktora, bigla ho siya nawala. Alright? Well, hindi actually, telepono yung ginagamit namin, landline, para nga mas maganda ang reception. Okay, walang problema. So, bigyan natin ulit siya ng pagkakataon. Oh, sige, balik natin si doktora. Nandiyan mo si doktora, Gob? Gob? Hello? Oh, Doc, ayan, si Doc. Balik mo yan. Hindi, ang tanong ho natin, Doktora Baltasar, ma'am, ay bakit ho sa billing statement, may mga charges po na needle insertion, yung face mask na ginagamit ng nurse, pati blood pressure monitoring po, may charge. Ano ho yun? Okay po, sasagutin ko po isa-isa. Okay. Yung IV push po ay proseso na kung saan gumagamit tayo ng hiringgilya. Ang hiringgilya o sirid ay naghahalaga ng 20 piso. Alright. So kung titignan nyo po ang nakaharap sa inyong statement of account, nakalagay po IV push, halaga 20 pesos. It is intended for the syringe and the needle at mga cotton alcohol na ginamit. Okay. IV insertion, ganun din po. Alright. Gusto ko pong pabulaanan ang sinasabi ninyong pati blood pressure taking ay may bayad. Meron ho kami. Wala pong katotohanan yun. Sir, ma'am, ganito na lamang ho. Dadalhin ho namin yung billing statement sa inyo kasi meron din ho isang pasyente, maraming pasyente ito. November 22 siya na-admit. How come na November 21 nakabill na ho siya? Ano pong pangalan, sir? Eh, nandoon ho yung pangalan ng tao sa aming sa kabilang studio lang, ma'am. Pero baka pwede niyong silipin at ayusin ho itong kung ito'y typographical error. Kasi nakalagay ho dito sa mga billing statement na talagang kagaya ho niya, no? Naka-underline, kung nakikita kanyo sa TV, pati face mask ho, may charge. Erwin, si Governor. Siguro, kung sasabihin sa amin na pumasok 22, sinarge ng 21, eh malaman namin ang pangalan. Sapagkat ang okay, ganito na lamang, 350-bed hospital. Sige. Alright. So, sino doon sa 350 pasyente na ginagamot namin araw-araw, ang nagsasabi na share senior sa 21 samantalang safe pumasok. Ganito na lang. To have that information to intelligently we will sagutin yung akusasyon na yan. Sapagkat dito ho sa kaso ni Ortega at saka ni Apulin ay hindi ho totoo at may explanation. Okay, yung ginagamit sa siringgilya, binibili ho namin yon. Hello, Gov? And yon ay ginagamit para dito sa particular na pasyente. Gov? Gov, si Ben yes. Tulfo, Gov. Magandang hapon. Ay, Rafi. Si Ben Tulfo. Ben Tulfo, Doc. Si Ben Tulfo. Ay, Ben. Sorry, okay. Ben. Doc, sa palagay mo kaya itong mga nagre-reklamo po pasyente at mga nurses ninyo sa ospital, eh, mga sangkaterbang sinungaling?
na para ilapit sa amin itong sumbong na to para maayos, hindi para po kulang kayo sabihin may maling ginagawa. Baka sakali dito, magawan nyo ng paraan at para totoo man o hindi, sabihin na ho natin, mahalaga nakaabot sa inyo. Ben. Yes. Ang totoo, hindi totoo. Ang totoo. Basically, ang hindi ko naman makita, nagpunta sila dyan, sila una na nakausap nyo, right away, sa kanila kayo naniniwala. And basically, we would want to have a chance to be heard para malaman natin kung totoo nga o hindi. Di ba? In this particular case, okay, tatalo na ako. Yung sinasabi natin, dalawang pasyente. Walang binaya dyan kahit na isang sentimo. Walang binaya dyan. Isa, umabot ng 100,000 inatake, nagay namin sa ICU. Gov. Ang nagastos, 100,000. Excuse me, Gov. Sandali lang. Sabi mo kanina, hindi mo alam to dahil masyado kang busy. All of a sudden, detalyado ka na sa mga sinasabi mo. Alin ba talaga, Gov? Kaharap ko ngayon itong... Ayun. So instantly, invoice. Nakita mo agad yung solusyon na sabi mo kanina, wala kang... More or less, you trust your people in the hospital, kaya pinaglalaban mo na everything they say, sagrado. Basically, Ben, we're going into technicalities. At sinasabi ko lang, between Dr. Baltasar and me. Okay. Siguro, Doc, baka pwedeng... Isa nito. And so, sa, I want Gov, you to hear from, Gov, from the horse's mouth. Excuse me lang, para madali na lang. Siguro, kailangan na ng intervention dito ng Department of Health sa Secretary Ona kung nakikinig ngayon. Para mas maganon, sakop sa kanila under the...